Hello mga call, welcome back sa ating YouTube channel, Sorplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan like, share, and subscribe. Click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Hello mga call, welcome back sa ating YouTube channel, Sorplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga call, pakita natin yung ating rear unit 4x4 manual transmission K6A engine 660cc 49 horsepower na non-turbo every wagon DE64 W variant. So makita natin yan, so metallic dark gray yung kulay ng ating unit. So tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup at kung ano yung mga na-upgrade sa ating unit. So yan, so yung gamit natin na pintura is anti-urethane paint yung gamit natin dito sa ating unit. Every wagon emblem, yan po yung every wagon emblem nilagay natin. So ito yung ating headlight, H4 po yan mga kon, yan. So makita natin yung ito, yung ating park light, din yung ating signal light. So meron din tayong customized na 4x4 fog lamp dito mga kon, yan po yung fog lamp natin. Then steel bumper, yan po yung design na napili ng ating customer. Ayan, so dito makita natin, meron tayong 14 inches na mud terrain tire. So 14 inches po ito mga call, 185 R14 po yung size. Lifted po itong unit natin ng 2 inches. Meron tayong customized na fender dito, yan makita natin, yan po yung clearance natin dito. Yan, meron din tayong customized na step board dito sa gilid, yan po yung request ng ating client na design. Yan din dito, stock original na po na side mirror. Ayan, auto fold and retractable. Din dito stock chrome po yung mga every wagon dito, lahat mga call. Ayan dito, meron tayong top load carrier sa itaas. Ayan po yung top load carrier natin, gutter type. Din dito makita natin, is complete po siya sa rain visor. Ayan, din dito meron tayong fender. Din yan, kinulayan natin yung brake drum natin ng kulay red para visible. Ayan, makita natin dito, lifted po yan. So ayan dito sa likuran, meron tayong stiff board, bakal po yan. Then meron tayong ladder. So pinalagyan ng ladder ng ating customer. Yan po yung mga taillight ng mga every wagon, nakatayo po yan, color red. Yan, meron din tayong spoiler dito sa likuran, customized spoiler. Yan dito rin, yan makita natin, meron tayong upuan dito, street po yan. So yan po yung napili ng ating customer na upuan para sa kanyang unit. So yan po yung third seat natin. Ayan. So kasya po dyan na tatlong tao or apat, depende sa laki. So, pero kung mga bata, kasya lang po yan, mga apat dyan. Ayan. So kompleto dyan, mga lagayan sa gilid. Yung ceiling natin is black. Ayan. So yan po yung kagandahan. Ito pwede natin ito ma-move para mas malaki yung legroom ng mga uupo dun sa likuran. Ayan, dyan. So yan po yung unit natin, red and black combination. Yan yung request ng ating customer. Yan, meron tayong cup holder, dalawa headrest. Yan, makita natin, all power, power window, power mirror. Pero yung mga ganitong unit mga call, wala pong ginawa sa Japan na 4x4 or manual na mga unit na power slide. So hindi po siya power slide po yung mga ganito. So yan, brand new yung mating natin dito. Yan, makita natin. Yan dito. So makita natin. So headrest, armrest, handbrake. Yan. So meron siyang cup holder dito. Meron din siyang
ano dyan sa itaas, lagayan, or sorry, mini fan. Ayan. So ito yung shifter natin, 5-speed manual transmission. Meron siyang Android stereo, meron din siyang dashcam. So meron din siyang mga lagayan dito. Ayan. So lagayan, meron siyang cup holder dyan. So ayan po yung kanyang steering. So nilagyan natin ng steering wheel cover. Ayan, pakita natin sa kabila. Ayan. Ayan, so ganda ng unit, loaded. Ayan, mataas po yung kanyang ground clearance compare sa mga hindi nakalift na mga unit. So ito, makita natin dito, all power. Ayan, brand new na din yung mga cover dito. So ayan, dito makita natin meron tayong digital temperature gauge, mga visor. Ayan, kompleto. So ayan po yung steering natin. So original. So manual transmission. So ayan yung ating unit. So start natin. Ayan o. Ayan yung under sa mga non-turbo na unit. So meron din siyang digital temperature gauge. Ayan, so makita natin yung dashboard natin is back to original lang po yung kulay, para hindi siya masakit sa mata while magdadrive tayo, mga kon. Ayan. O, titingnan natin yung makina natin. Ayan. So, tingnan natin yung mga makina ng non-turbo. Ayan. So, ito yung makina natin. So, K6A engine non-turbo na unit. So, 49 horsepower po ito, mga kon. So, dito tayo mag-refill ng engine oil. Dito yung mga ignition coil at saka spark plug. Din ito yung injector natin. So, yan po yung non-turbo na mga unit. So, check naman natin. Yan dito. Kita natin yung ating aircon switch. Yan. Yan, yung aircon. Yan. Lamig. Yan, check natin. Yan. Yan. Dito, yung hood natin. Check natin before natin yung hood. Titingnan muna natin dito. So, dito yung gas opener natin. Ayan. So, ito yung throttle body natin. So, semi-electronic. Yan po yung cable natin. Alternator, aircon compressor, air filter housing, main fuse box din yung ECU. Same lang po sila ng design ng ano. Pareho lang sila ng makina ng mga turbo units ng mga wagon. Pero mas ano yung horsepower na mga turbo na unit. So check natin dito kung ano yung nandito. Ayan. So yan, makita natin yung ating windshield washer reservoir, yung ating radiator cap, then dito yung ating coolant reservoir. So check natin yung coolant natin, then yung brake fluid reservoir natin. So aircon po yung unit natin, mga kol. Ayan, so ito, customize. Yung basic nito is 300,000, pero itong setup na to is umabot po sila ng 450,000. So nag-upgrade siya ng mga accessories na nasa 150,000 din yung accessories. Yung mag wheels, yung mga bumper, stepboard sa gilid. So 14 inches mud terrain tire. Yan po yung mga upgrade nila. Yung mga Android stereo, dashcam, at saka yung upuan sa likuran. So yan po yung na-upgrade nitong unit na to. Ulitin ko po, yung presyo nito is 450,000 siya. Pero yung basic talaga, walang upgrade, naka-magwish lang, stock lang yung interior, pero naka-upholstery, is nasa 300,000. So yung mga presyo ng unit natin, mga kon, magdepende po yan sa upgrade ng ating client. So yan lang muna yung aming vlog for today, mga kol. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya ito. Ingat po, mga kol, and bye bye. God bless po sa ating lahat.